Yan guys, dinalon sa Indonesian. So, ito na tayo yung pump ng ating GR5 na titanium na axle. So, ito yung ginawa natin kagabi guys. Yan. So, ito na siya. So, ito yung lock na sinasabi ko na dapat napantay. So, ginamitan ko yan ng special insane power na para. So, yan yung ano natin. So, ngayon, kagaya ng ipinangako ko. So, ikakabit natin yung pinaka sa likod naman. Kasi, na-stock pa siya. So, ito yung pinaka GR5 natin na axle. So, syempre excited tayo na ma-share ko sa inyo to. Kaya, ito, simulan na natin. Gawin na natin ng mabilisan na. At ito na nga guys, si Dinalon sa image. Maglalabas na naman ng 1% na lakas. Dahil medyo matigas pala tong axle na to. Lalo na kung stock guys. So ayan, ito na yung pinapangarap natin na mapalitan natin tong axle natin ng titanium. At gusto ko lang din naman i-share sa inyo at kung paano ko to minodify mula stock hanggang magkaroon tayo ng mga titanium na bolts. Sa mga sumubaybay guys, ito nga pala yung pinaka GR5 na titanium natin na axle. Actually, mabilis lang naman to guys eh. After na maano natin yung nut, may technique nga pala ako sa inyo sasabihin dito guys. Ito yung pinaka-iniingatan natin guys kasi may mga spacer yan dyan guys. Bago natin yan na palitan yung pinaka-axle natin, ingatan natin na huwag mahulog yung spacer na yon at medyo hindi naman ganun kahirap pero mas maganda na kung hindi mahuhulog yung spacer na yan guys. And then ito guys, simulan na natin, i-share na natin sa inyo kung paano ko ginamitan ng malupit ang technique. So ang ginawa ko lang dito guys, ayan, tinusok ko lang yung pinaka-axle na bago since yun nga, sinabi ko nga parehas naman may roscas at may nut yung kabilaan dulo. So ayan, inusog ko lang ang daan-daan yan guys at syempre tinitignan ko yung pinaka-spacer kung mahuhulog ba or hindi. Ayan, tumalsik na yung pinaka-axle natin na stock guys. So ito, isisentro na lang natin yung pinaka-kabila. And then yung napansin ko nga, yung mismong kadena natin na medyo lumuwag. Pero sisipatin lang natin itong pinaka-kabila para ma-shoot natin ng maigi yung pinaka-axle natin. Then after nito, ayan, ganyan lang guys. Simpleng-simple. Ayan, medyo inangat ko lang ng konti yung gulong natin sa likuran para ma-shoot ng maigi. Ayan. After nyan guys, ayan, sisipatin natin yung pinaka-lock nya kung talagang pantay ba. And then kinuha ko lang yung pinaka base nya guys, ayan, papakita ko sa inyo. So na-shoot ko na kasi to guys eh, ayan. So bali i-align na lang natin yung pinaka gulong nito tsaka yung pinaka spacer nya, tingnan nyo ayos naman, nandun na sa may loob, hindi naman nalaglag. So ayan guys, papakita na natin yan dito. Ang ginawa ko dito guys, basic na basic lang, nung sinentro ko to, inano ko muna yung kadena natin dyan bago ko sikipan to. Kasi medyo kailangan yung pinaka alignment nito, tamang-tama to kasi para diretso yung takbo natin at hindi nauubos yung gulong natin kagad. After nyan, sisikipan ko na to, yung pinaka nut natin. Gumamit ulit tayo ng mga 2% na lakas dyan guys kasi para sure bull tayo dito sa ginagawa natin dahil likuran to, medyo delikado kapag halimbawang maluwag to. So kung mapapansin ninyo, double check ko pa yan guys, medyo pupukuhin ko pa yan ng kamay ko para siguradong mahigpit na mahigpit yung pinaka nut natin. After nyan guys, simple lang, ganun lang din ang gagawin natin sa kabila para maano natin, masubukan natin, kailangan paikutin natin yung gulong natin sa pinakalikuran para makita natin kung sumasabit ba yung pinaka brake pad, kung tawagin, kung mahigpit ba or hindi. So eto na, that's it guys, ayan yung pinaka GR5 na titanium natin, ayan o, pakita natin sa kabilang side, ayos na ayos, kumbaga sulit na sulit sa ginawa natin. And then yung kadena, medyo okay din naman yung luwag at saka yung sikip nya. So, ang pinaka ano na lang dito guys, yung kulang na lang, yung pinaka cup nya, yung pinaka tornilyo, ayan. Papakita ko ulit sa inyo, ayan yung pinaka cup nya. So, ayan yung ilalagay natin yan dyan guys, yan kasi yung pinaka design yan. And then, maganda dyan, design na, double purpose pa yan guys. Safe na safe yung nut na hindi gagala o iikot.
So that's it guys. Ayan, sana nagustuhan nyo tong video na to. Huwag nyong kalimutan na i-share at i-like ang ating video para makapagbigay tayo ng more updates sa mga gusto ng titanium boards at approve na to kay Dinalon Signage.